Good morning, Tony and Casey. Dumating pasado alas 7 ngayong umaga sa tanggapan ng Department of Agriculture ang limang 6x6 mga truck. Lulan ang nasa higit 920 kilos na bigas at nasa 100 kilo ng sibuyas mula Bonganon, Nueva Ecija. Ayon sa magsasakang si Victor, ito na ang kanilang mga nalalabing ani ng sibuyas sa Bonganon na dadalhin sa diocese nga ng Novaliches para ibenta sa mga parokyano nito. Nakikipagtulungan ang iba't ibang parokya ng Quezon City sa DA. Para madaling maihatid ang mga aning bigas, sibuyas at kamatis sa kanilang simbahan na manggagaling mula mismo sa mga magsasaka. Ayon sa DA, ang inisyatibong ito ay nagsimula pa noong January na magkaroon ng krisis sa sibuyas. Ayon naman sa magsasakan si Victor, malaking bagay ang partnership na ito ng DA at ng Diocese ng Novaliches para maibenta nila sa tamang halaga ang kanilang aning gulay tulad ng sibuyas. Sinabi din ng DA na dahil dito hindi hamak na mas murang halaga mabibili ng mga consumer ang sibuyas at iba pang mga produkto ng mga magsasaka kumpara sa mga palengke sa Metro Manila. Narito ang aking panayam sa magsasakang si Victor at sa Assistant Secretary ng Department of Agriculture na si James Layo. Mas tataas po ng kaunti yung kita ng magsasaka. Malaking tulong din po pati yung mga sasakyan. Sa sibuyas po, October ang aming tanim. Umaani kami ng January to February. Pagkayari po ng sibuyas, tatanim naman kami ng mga March ng mga gulay na siya namang aaniin sa buwan ng tagulan. Tinutulungan natin na mabypass muna yung problema dun sa transportation at saka problema dun sa traders nitong mga ating mga magsasaka, lalo na yung magsasaka ng sibuyas at mga kamatis. Dahil diretso to dun sa mga constituents ng mga parish, so it will be at least on a lower price, no, dahil nawala yung transport cost. Pero at the same time, medyo mataas yung farm gate price, decente pa rin yung farm gate price na poprotektahan yung interest ng ating mga farmers, no. Tony and Casey, idagdag ko lang yung mga sibuyas ito ay nabibili ng mga ng parokya ng mga parokya sa Novaliches, yung Novaliches Diocese, sa halagang 50 to 60 pesos dito diretso mismo sa mga magsasaka na taga Bungabong, Nueva Ecija, at yan naman ay naibebenta nila sa halagang 70 to 90 pesos sa kanilang mga parokyano. Umaapela naman ang mga magsasaka ng sibuyas na katulad ni Victor na ihihinto muna ng pamahalaan ang pag-angkat at pagbebenta ng mga imported na sibuyas sa susunod na mga buwan upang hindi sila magkaroon ng kompetensya dahil lubhaan nila silang naapektuhan ng pag-import ng bansa ng sibuyas noong January kung saan mas murang naibenta ang mga ito kumpara sa kanilang mga lokal na ani. Tony and Casey. Nico? Yes, Tony. Mga media ba makakabili? Wag na. Pwede tayong bumili, Tony, dun sa mismong parokya, no? Kasi i-distribute nila yan sa iba't ibang parokya ng Diocese of Novaliches at dun na nga daw natin mabibili na mas mura itong mga sibuyas na ito, kahit yung mga kamatis at pati na rin yung bigas. Alam mo, maganda to, Nico, ha? Kasi marami ng mga rescue buys na nagaganap sa Facebook. Diba, merong mga communities dyan na sila mismo nagtitipon-tipon para bumili sa ating mga farmers, ano man ang binibenta ng mga farmers. So ito, parang ito rin ang ginawa na ng pamahalaan. Tama ba sa pagkakaintindi ko, Nico? Tama, Casey. Ang sinabi ni Assistant Secretary James, sinabi nila ito ay parang initiative ng DA para naman kahit papaano ay mabili ng mas mababa itong mga sibuyas ng publiko, no? At matulungan mismo at malaki yung kitain din nitong mga magsasaka, okay. Hindi lamang sa Nueva Ecija, kundi pati na rin sa Mindoro at iba pang lugar sa Central Luzon. So ibig sabihin, Nico, pwede kami ni Casey magpasabay? Pwede, Tony and Casey. Ilang kilo? Pwede magpasabay dito. Ilang kilo kaya mong buhatan?
Depende, Tony and Titi, ano, kung ilan ang kaya sa ng crew cab. Oo, malaki crew cab mo. Tapos may kasama ka pang maskuladong driver tsaka cameraman. Kahit magbit-bit kayo ng 10 kilo, kayang-kaya nyo yun. Mode of payment po. Mode of payment? Please DM for details. Nico, biro lang ha. Siguraduhin mo lang na well-wrapped. No, well-wrapped. At saka mabait yung rider. What? Thank you so much, Nico Bagsik. Partners,